Attorney, isa pang mahalagang katanungan, si Rizal kasi ay 18 na ngayon, hindi ba? At may naging anak sila. Paano po ang magiging sustento nun ni Nelson para sa bata? Eh, hindi naman po sila kasal. Actually, kahit hindi kasal o anak sa labas, ay mayroong karapatan yung bata na bigyan ng sustento ng kanyang ama. Kaya obligasyon yan. Dahil pag hindi naman siya nagsustento, paribagong kaso na naman. Kapatid na nilalapitan ng mga may kailangang iasunto o areglo. Ang kanyang tapang at pakikipaglaban para sa katarungan, hinulma ng karanasan, paghihirap at pagsisikap. Ang mabuting anak ng isang mananahe at ng isang bus driver, isa na ngayong hinahangaang abogada. Chief ng PAW at maasahang public attorney, di birong pinagdaanan at porsigido pa rin magsilbi sa sambayanan. Na pinaunlakan po niya tayo ang kinatatakutan pero minamahal na attorney ng masa dito po sa TV5, si Public Attorney, Attorney Percy Da Acosta. Hello, attorney! Nako, si ma'am! Napaka-creepy ma'am! Hello po! Our very own Judge Judy. Okay, ma'am. Have a seat po. Very nice to meet you. Nice to meet you. Attorney, naku, ako po ay, I'm in awe. Kasi nung nabasa ko po ang storya ninyo and how you became a lawyer at hanggang makarating kayo dito sa amin bilang kapatid, sobra po ako na-humble as well as na-impress. Nung bata po kayo, attorney, talagang palaban na po talaga kayo? Palaban ako sa tama. Kumbaga, kapag may katwiran, dapat ilalaban natin. At saka hindi, yun ang natandaan niyo po yung sinabi ni attorney. Palaban ako sa tama. Okay? Palaban sa tama. Iba yun sa palaban lang. Okay? Na walang katuturan. Okay. Kailan po kayo naging sigurado na talagang ang gusto ninyong maging ay abogado? How old were you? Pre-med ako noon eh. Pre-med po kayo? Second year pre-med student ako sa University of the East. And then I was then a scholar. Anong malo ko ang parents ko na mga realty agents. And then pinaka yung pirma nila. And then nag-SPA, special power, na benta, na mortgage yung mga lupa. Ang galing naman. Hanggang sa sila na-demanda sa Angeles City. So I have to go to Angeles from Manila, nanay ko naman, tatay ko, bataan to Angeles, para matend sa mga hearing. And then public attorney ng Angeles at tumulong sa kanila. Sabi ko, nay, kailangan pala natin, hindi doktor eh, kailangan natin abogado magtatanggol sa pamilya. Oo, dahil maraming abogado, pero sad to say, hindi naman lahat talagang ang puso eh sa pagtulong, hindi ba? Attorney, tungkol po sa paghihirap ninyo bago kayo maging abogado nung childhood nyo po, ilan po kayong magkakapatid? Kami ay siyam na magkakapatid. Tatlong babae, anim na lalaki. So kami ay pamilyang mahirap dahil ang nanay at tatay ko parehong magsasaka sa Bulacan. Opo. From Plaridel ang tatay, San Rafael, Bulacan naman ang nanay. Hindi nila alam, magkikita pala sila sa Maribeles, Bataan. At ang tatay ko naging bus driver at ang nanay naging mananahe. Hanggang sa nagkapangasawahan sila, kami ang naging supling siyam. Paano po yung naging dynamics? Dahil sabi niyo naging scholar po kayo. Pero nung mas bata po kayo, paano po yun? Ang dahil sa dami ninyo? Naku, walang katulong. So walang ako ang naging katulong ng nanay. At age of 6, nagluluto na ako sa kalanggatong, kalanguling, ako nagsasaing. So kailangan umiagad ako ng maaga. Dahil walang kakainin kami lahat. Dahil ang nanay tahi ng tahi. Ilan taon po kayo nung bata pa? Nung bata pa ako noon, nung elementary, 7 years old. Pero 6 years old pa lang, hindi pa nag-aaral. Tinuruan ako magluto ng nanay ko. Para may kanya-kanya kayong gawain. Kanya-kanyang gawain. Ang ate ko naman, bantay sa tindahan. Dahil meron kami munting tindahan na mga damit, mga dry goods. Sama na nanay ang nanay. Lahat po kayo mahusay sa pamumuhay. Hindi po kayo pinabayaan na lumaking walang alam. Po lahat, pati lalaking kapatid ko, marunong maghugas ng pinggan, marunong maglinis, lahat may kanya-kanyang toka. Matino po ang pagpalaki yun, sa inyo. Yun, matino. At saka ang aking ina ay madasalin, ang aking ama ay laging, kumbaga laging nasa mga chapel sila. Talagang tinuruan kaming magkaroon ng takot sa Diyos. Nung bata po kayo, ano po ang pinakamahalaga sa inyo? Ang balita ko po ay
kinalaman sa pagkagusto, sa yung kagustuhan niyo pong makuha ang approval at attention ng inyong ina? Yeah, kasi ang paborito ng nanay ko noon eh yung kapatid naming pangalawa yung babae. Kasi napakaganda nung ate ko nung maliliit kami. Kasi hindi naman siya nagluluto, hindi siya naglalaba. Lagi ako. Opo. Dahil ako noon ang tawag nga, parang katulong ng aking nanay. Ano po ginawa ng ate mo? Kaya ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng magandang bagay para mali naman ako ng nanay ko. Kasi hindi ko na nararamdamang mahal niya ako. Para ba, minsan natawag pa nga sa akin, pangit. Pag daw may nagsabi sa akin maganda, abay, hindi daw totoo yun. So natanim sa isip ko, pangit ako. Hindi so, sabi, po ma'am, di kayo pangit. Tapos sabi diba? Ko, hindi siya pangit. Sabi ko sa sarili ko, kung pangit man ako, aba, dadaanin ko sa pag-aaral na mabuti. Kaya mula grade 1 hanggang grade 6 hanggang high school, number 1 ako sa class, nag-class valedictorian ako. Kayo ba yan? Grabe. Pero ano naman po ang sabi ng mama ninyo nung nag-valedictorian po kayo? Pinuri ba naman po kayo? Tontuwa siya. Laging kumbaga umiyak pa siya. Pero napansin ko, bugbog ako sa trabaho, sa responsibilidad. Hindi ko alam na darating ang panahon, magiging pouchy pala ako na isang malaking ahensya ang ipagtitiwala sa akin ng Diyos at ng gobyerno at ng sambayanan para ugitin ko para sa mahirap. So parang naging training ground ko yung hirap na yon. Talagang ang daming dahilan ng Panginoon. Ang galing, ano? Ang galing talaga magplano. Talagang iba ang plano ng tao, iba ang plano ng Diyos. Dito ko natutunan sa show na yan eh. O sa mga ini-interview ko. Paano naman po kayo nag-umpisang maging TV personality attorney? Pakikwento po sa amin, ano po yung initial reaction nyo bilang professional kayo at hindi naman kayo, kumbaga hindi naman kayo sanay, gusto nyo maging attorney, hindi naman artista, hindi ba? Hindi kayo nangarap na magkaroon ng karir sa telebisyon. Paano po nangyari ito, yung mula po umpisa? Nung una, pang-news lang ako eh. Opo. Pang-talk show ng mga political commentaries, issues, commentaries sa mga iba-ibang istasyon. At saka yung, di ba, government official ako, paalam sa tao kung nangyayari. Opo. Na ginagawa ng pamahalaan. Opo. Nagulat na lang ako, isang tawag from TV5, kailangan ako maging tagapayo sa face-to-face. Ayan! So, reality opo, show. Opo, reality. Umayag ako dahil opo. Sabi ko, yung kaalaman ko sa banal na kasulatan, mm-hmm. dahil naging Bible reader ako, maisishare ko rin. At the same time, makocorrelate yung batas ng tao at ang batas ng Diyos. Napakaganda, kasi iba talaga ang batas ng Diyos. Pero pag pinagsama mo talaga ang batas ng Diyos at batas ng tao, mas nakaalam ka ng karamihan. At parang binuhusan ng malamig na tubig. Ako nagagaling. Tama po yun. Yung makukulit po na walang kwenta sa kanila yung salita ng Diyos. Na parang ang gusto lang nila, ano ba talaga, dapat dito, A, B, C, ano, sa pula o sa puti, yung ganun po. Ang ano doon, pag hinipo ng ano, ng pagkaunawa ang isang tao, kahit nadidimlan pa yung pag-iisip dahil sa tindi ng galit, parang binuhusan ng malamig na tubig yan, parang nai-enlighten siya. You believe na, kunyari, biglang nagkaka-power ang word ng Panginoon. Yun, may kapangyarihan. At nung ano nga, that was March 2010. Opo. Pagkatapos noon, after a few months, may tawag naman from Mr. Patrick Paez. Nako! Yun na, magkakaroon ako ng sariling show. Yun na, public attorney. Once a week. Tapos last, January 26, ginawa na nilang everyday. Ay, ano kung imbitahin niyo po sila, yung mga hindi pa nakakanood sa inyo, malaking pagkakamali na hindi kayo manood ka-attorney. Imbitahin niyo po kasi sila. Kasi pa manood po kayo mo, lalo nisang ng Biyernes, ito yung alas dos na hapon. Opo. Before, si attorney Percy Da Costa, mukhang matapang at stricto, pero di naman natin matatanggap, beautiful si ma'am, di ba? Kilala niyo po ba kung ano at sino ang maswerteng partner in life na naging honey po, naging love life talaga ni attorney Percy Da? Yan po, si attorney Benedict Acosta Jr., ang isa sa trio tagapayo ng Face to Face. Mag-asawang abogado yan. Alamin po natin kay attorney Percy Da Costa kung paano nga ba ang batas sa kanilang tahanan naman. Sino nga ba si attorney Percy Da bilang misis at mommy? Magbabalik po ang Sharon kasama mo kapatid. Ito yung umawit yung aking idol na si Miss Sharon. Naku, pwede po humili ng konting sample, ma. Bawat pagkakataon, ang ibigin ko ay ikaw.